Pangangatomo, matapos ang mahabang pag-aantay at espekulasyon tungkol sa motor na inyong matutunghayan, ang dating palaisipan tungkol sa posibleng nitong pagkakailanlan, ngayon ay makatotohanan. Ito ay matapos tuluyang ipakilala ng Honda ang isa sa pinaka-inaabangan ng lahat, ang motor na mal-adventure at pang-syudad ang pormahan. Walang hinihindi ang klase ng daanan, isang adventure bike na kukumpleto sa hanay ng mga namamayagpag sa kasalukuyan. Mga katumo, this is the All New Honda ADV350. Sa video na ito, samahan niyo akong silipin ang very sophisticated nitong disenyo at pormahan. Kilalanin natin at pag-usapan ang specs ng motor na ito kasama ang kanyang ipinagmamalaking features at ang posible nitong maging presyo sa merkado. Pero bago yan mga katumo, no? Kung interesado ka sa video na ito, baka pwedeng pakipindot na rin yung subscribe button kasabay ng paggalimang ng kampana para sa susunod nating upload ay isa ka sa mga maunang maimpormahan. Moving on, let's get it on! Ah, katumo, wala nang patumpik-tumpik pa. Simulan na natin pag-usapan ang specs ng motor na ito. Mga katumo, the all-new Honda ADV350 is powered by 330cc engine displacement, liquid-cooled, 4-stroke single overhead cam, 4-valve, single cylinder at Euro 5 compliant na. Meaning to say, despite of powerful engine, it reduces pollution, kaya naman eco-friendly ito kung tawagin. Ang motor na ito ay kayang lumikha ng hanggang 21.7 kilowatts maximum horsepower at 7,500 RPM. At maximum torque naman na 31.5 Newton meters at around 5,250 RPM. Taka ka tumo, nananalaytay pa rin sa makina ng motor na ito ang isa sa mga ipinagmamalaki ng Honda na PGMFI or Program Fuel Injection at ESP Plus or what we so called Enhanced Smart Power Plus. Kaya naman makakaasa ka na matipid pa rin ito sa konsumo ng gasolina. Katunayan, ang motor na ito ay may average fuel consumption na 29.4 kilometers per liter. Nakakatungo, ganun siya katipid at mayroon itong 11.7 liters fuel tank size. Kaya naman more or less 344 kilometers ang kaya nitong marating sa isang full tank lang. And that is really amazing! Puta Eddie, wow! Sa pagpapatuloy, ang timbang ng motor na ito ay 186 kilograms, kasama na ang buong langis na nananalaytay sa kanyang buong katawan. May seat height na 795 millimeters at may minimum ground clearance naman na 145 millimeters. Ang motor na ito ay pwedeng paandarin sa pamamagitan ng electric starter at tumatakbo pa rin gamit ang CVT or Continuously Variable Transmission. Mga katumo, pagdating naman sa sukat ng gulong, 120-70 sa harapan at 15 ang sukat ng mags, 140-70 naman sa likuran at naka-14 ang mags, parehong naka-tubeless na rin. Ang kanyang suspension ay naka-upside down fork sa harapan with 125mm long travel suspension at naka-adjustable twin shock naman sa likuran. Mga katumo, dito pa lang ay talaga namang mararamdaman mong solid at mag-e-enjoy ka dahil sa ginhawa at komportable nitong dala. And speaking of braking system ng motor na ito, mga katumo, harap at likod ay naka-hydraulic single disc with dual channel ABS or anti-lock braking system. Kaya naman safe ka dito dahil hindi basta-basta maglalak ang gulong mo kahit sa mga biglaang preno na siyang madalas sanhi ng aksidente lalo na sa mga madudulas na kalsada. Mga katumo, pagdating naman sa features ng motor na ito, whether you like it or not, ang kanyang buong ilawan ay fully LED na, kasama ang dual headlight nitong agresibo, taillight at signal light. Ang instrument panel nito ay naka-negative LCD display, kaya naman very visible at madaling basahin.
Ah, katomo, kasama din dito ang ipinagmamalaking HSVCS features or what we so-called Honda Smartphone Voice Control System, which links to your device via Honda Road Sync app that is for calls and musics. Kaya naman keep in touch with your loved ones, mga katomo, no, while you are riding. Okay. Mga katomo, ito ay ginagamitan na rin ng matalinong susihan or smart key system. Ibig sabihin, keyless na ang motor na ito, kaya naman less hassle at napaka-convenient itong dalhin. Bukod dyan, ito ay mayroon na rin USB Type-C socket na matatagpuan sa kanyang upuan. And speaking of upuan, mga katomo, no, believe it or not, very spacious ang underseat compartment nito. Katunayan, meron itong 48 liters underseat capacity kung saan kasya ang dalawang full-face helmet mo at may natitira pang espasyo para sa iba pang gagamitan. At dahil hindi natin kontrolado ang pabago-bagong panahon, mga katumo, ang motor na ito ay may HSTC na rin or Honda Selectable Torque Control na siyang responsable para hindi dumulas ang iyong gulong at manatiling nakakapit sa daanan. Kaya naman kahit umulan o umaraw at dumaan man ang bagyo ay dito confident kang magpatakbo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. And speaking of weather, mga katumo, no, ang motor na ito ay may heated grips na rin, which is I think very useful dahil kahit papaano ay naiibsan ang ginaw na iyong nararamdaman habang bumabiyahe sa malamig na lugar katulad ng Baguio at iba pang lugar na bulubundukin. Mga katumo, ang motor na ito ay may tatlong kulay na pwede mong pagpilian. Andiyan ang silver metallic, gray metallic at red metallic. Pagdating naman sa posibleng nitong maging presyo, mga katomo, no, as of now, wala pa pong nilalabas na detalye tungkol dyan dahil ang motor na ito ay isang patikim pa lang at sa susunod na taon pa natin lubusang masasaksihan. At kung isa ka sa mga nag-aabang sa motor na ito, well, abang-abang na lang. And that's it! Hanggang dito na lang po tayo, mga katomo. No, maraming salamat sa iyong oras at panonood. And I hope wala kang natutunan. Pero kung sakaling meron man, please leave your name at the comment section below para sa susunod nating video, ikay aking pasasalamatan. Once again, thank you so much for watching. And as always, see you next vlog. Babush!